Kilalang sports analyst na si Kim Ito Hensen at matalik na kaibigan ni Chot Reyes, tahasang sinabi na si Justin Brownlee daw talaga ang original choice ng Gilas sa nakaraang FIBA World Cup. Ito ang kanyang ibinulgar sa kanyang interview kay former PBA Commissioner Nolly Ayala. Ayon nga kay Kim Ito, JB was supposed to play for the Philippines in FIBA World Cup. Pero dahil daw nagkaroon ng injury si Brownlee, doon na lang pumasok ang pangalan ni Jordan Clarkson bilang naturalized player para sa Gilas Pilipinas. Buo na nga daw ang pasya noon ng samahang basketball ng Pilipinas at ni Gilas head coach Chot Reyes na si JB na ang magiging naturalized player ng bansa para mag-represent sa FIBA World Cup. Kabaliktaran nito sa inilabas na pahayag ni Chot Reyes, kung saan sinabi ni Chot na sa simula pa lang daw, si Clarkson na talaga ang main choice niya. Alam naman natin na tapos na ang isyong ito at nangyari na nga ang pagkadismaya ng mga Pilipino sa naging performance ng Gilas at ni Jordan Clarkson sa FIBA. Pero nananariwa pa din ito sa alaala ng madaming basketball fans dahil sa success na nagawa ng Gilas sa nakaraang Asian Games, kung saan binitbit nga ni Justin Brownlee ang Pilipinas para masungkit ang matagal ng inaasam na gold medal sa basketball. Hindi din kasi nakitaan na may iniindang injury sa paa si JB sa kasagsagan ng paglalaro niya sa Asian Games. Sabihin na natin na meron ng bone spur si Brownlee sa kanyang paa, pero kaya pa din naman pala itong malunasan sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Yun nga lang, nadiskubre nga na may bad substance pala ang gamot na ininom ni JB, kung saan ito ay may sangkap pala na marijuana. Pero kagaya nga ng pag-analyze sa naging sitwasyon ni Justin Brownlee, kung sa umpisa pa lang ng training pool ng Gilas sa preparasyon sa World Cup ay nagkaroon na siya ng ganitong injury, hindi na pala siya dapat pinaglaro pa ni Gilas head coach Chot Reyes, at sa halip ay pinagpahinga na lang niya ang kawawang si Noy P. Brownlee. Samantala, medyo nabuhayan ng loob ang mga Hinebra fans sa naging pahayag ni Kim Ito Hensen, na maaring bumaba sa 1 o 3 buwan na lang ang maging suspensyon ni Justin Brownlee sa mga international tournament at sa PBA. Dahil nga ito sa mga naging sitwasyon noon ng mga sports athlete kung saan nadiskubre nga ang paggamit nila ng cannabis, hindi dahil sa gusto nilang gumamit nito, kung hindi dahil sa gamot na ininom nila na may substance ng marijuana. Isa nga ang NBA o National Basketball Association ang nagsasabing hindi na nila pinagbabawal ang paggamit ng marijuana sa mga NBA players. Ayon kasi sa pag-aaral ng National Institute of Health, bagamat walang ebidensya na ang paggamit ng marijuana ay nakakatulong sa performance ng isang athlete, malaking benepisyo naman daw ito sa mabilisang paggaling ng sakit, lalo na sa may mga brain injury. Kaya naman malaki ang posibilidad na makapaglaro pa si Justin Brownlee sa 48th season ng PBA Commissioner's Cup, at may pag-asa din na makasali siya sa FIBA Asia Qualifiers na gaganapin naman sa susunod na taon kung sakaling bumaba ang sintensya kay JB. Tinuturing nga ng mga sports analyst at Pinoy basketball fans si Brownlee bilang isang national hero dahil sa malaking ambag niya sa basketball sa ating bansa. Walang katumbas ang pinakitang performance ni Justin Brownlee para sa ating national team kaya malaki ang utang na loob ng bansa sa kanya. Siguro naman ay natuto na ngayon ang SBP sa mga nangyaring hindi maganda sa Gilas Pilipinas sa mga nakaraang taon. At dahil nga hawak na ng SMC management ang Gilas ay panigurado na mag-i-improve pa lalo ang sistema ng ating national team nang sa gayon ay makasabay na tayo sa malalaking international tournament kagaya ng FIBA at Olympics.